welcome back sa aking channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano ba ang aking first YouTube sahod. For today's video, i-share ko sa inyo kung magkano ba ang first YouTube sweldo. Meron bang cut-off ang YouTube? Meron bang, kailan ba sila ipapasahod? Ano ba ang method of payment? So, yung mga yan, sasagutin natin sa video na to. So, ngayon guys, i-explain ko sa inyo kung paano ba sila nagpapasahol. Siyempre, una may cut, siyempre una, di ba? may cut-off sila. Let's say, last month, February. February 1 hanggang katapusan, yung sinahod mo, o kung ano man yung laman ng threshold mo, noong February, the whole month of February, ay marireceive mo pa next month, 21st of the month. So every 21st sila nagpapasahod. Pero minsan, nade-delay yun, nade-delay ang pasok sa banko nila. Bakit? Kasi depende rin yan sa bank. Kung pag tinapat pa ng holiday, pag weekend pa, tinapat, 21, kaya yun, minsan nade-delay siya. Kaya, mga, i-expect nyo na 21st hanggang 25th, ganyan, matatanggap nyo na ang inyong sahod. Yun na nga sa case ko, na-monetize ako na February 2nd week. So, yung sinahod ko bale nung second week na yon hanggang end ng February, ay sasahurin ko next month, which is March. Yan. So, ganun yung pagpapasahod nila. Okay? So, sa case ko, dahil ngayon nang dumating yung Google AdSense pin ko, nampas na ng 21st ng March, so, naka-hold lang siya. Once na na-verify ko na yung aking Google AdSense pin, na-verify ko na yung address ko doon, yun, ipapasok na nila yung sahod ko. So, ganun yun. Ganun yung process. So, ano ba yung method of payment? So, yung method of payment nila, dati kasi, may Western Union. Yan. Hindi ko na siya naabutan yung Western Union dahil ngayon, this year lang yata last year, wala na yung Western Union na method of payment. So, ngayon, dalawa na lang sila. Una, wire transfer. And then, pangalawa is check payment. So, syempre, mas maganda na dun yung wire transfer. So, kung saan dun mo i-input yung inyong bank account details, then automatic na papasok mo yung account nyo. Ay, yung sahod nyo. Then, sa mga estudyante dyan, or below 18 years old, wala pa kayong bank account, pwede nyo gamitin ang account ng inyong mother, father, brother or sister, friend, bahay nyo, pwede nyo gamitin, or anyone na mapagkakatiwalaan nyo. So, paano nyo nga ba makikita yung sahod ninyo? Merong kayong dalawang paraan para makita ninyo ang inyong estimated income. Makikita nyo, pwede siya makita sa YouTube, studio ninyo, and then yung isa ay sa inyong Google AdSense login. And then yun ay mga estimated amount lang siya. So, maaaring mapalaki o mapababa. Diba? At least meron kayong idea kung nakakamagkano na kayo. Diba? So, ang kaltasan pala nila guys ay first week ng every month, which is 30 to 35% ng sinahod mo from the previous month. So, ganun yung process nila. Tapos, diba, first week yon. Then, on the 11th naman, dun mo makikita sa Google AdSense login mo yung actual payout mo na. Para alam mo na kung magkano talaga yung
sasahurin mo on the 21st ng month na yon. Or, again, depende kung holiday pa natapat or weekend. Okay, guys. So, ngayon, natakal na natin yung about sa sahod. Paano ba nagpapasahod? Yung cut-off, yung kaltasan, ayan. So, natakal na natin siya. So, ngayon, share ko na ngayon sa inyo kung magkano ba ang aking first YouTube sahod. Hindi naman siya ganong kalaki. Pero, syempre, yung paggagawa mo ng mga videos, yan, yung pagre-record mo ng mga nangyayari sa buhay mo, kumikita ka pa, diba? So, yun. So, yun na nga, guys. So, share ko na sa inyo kung magkano ba ang aking first YouTube sahod. So, yun na nga, hindi siya ganun kalaki. Huwag kayong mag-expect. Kung nag-expect man kayo, syempre. So, ngayon, since bago nga lang din naman ako, small YouTuber, any amount, okay na sa akin, masaya na ako doon. So, yun na nga pala, isa guys, na alala ko, ano ba ang minimum, ayun, nakalimutan ko, minimum threshold para makapayout ka. Kasi, sabihin na natin, yung full month ng February, hindi mo na-meet yung threshold. So, wala kang i-expect na sahod mo next month. Diba? Ganon. So, ang threshold, kailangan natin ng $100 na threshold para makasahod ka. Kung yan ay 99 lang, 99.99, hindi pa din. So, hintayin nyo maka $100 kayo para makasahod kayo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi nyo na meet yung requirements or $100 threshold ng isang buwan, hindi naman siya mawawala. Ma-add lang siya next month. So, yun na nga. Matagal na akong nag-YouTube, pero hindi ako consistent. Hindi ako consistent sa pag-post ng videos. Kung makikita nyo, konti pa na mga videos ko. Ngayon lang year, ako talaga medyo nagsipag sa pag-upload ng videos. So, yun. Kaya, hindi ko rin naman i-expect talaga na magkakaroon ako ng ads, ganyan, nasa sahod ako, ganyan, na marireceive ko yung Google AdSense pin, mga ganyan. At lalong-lalong na hindi ko naman in-expect na magkakaroon ako ng video ng first YouTube sahod. Kasi ito, pinapanood ko lang yan sa mga vlogs yung mga first YouTube sahod nila, magkano ba? Kasi curious ako, syempre, kung magkano ba kinikita ng mga small YouTuber, gano'n. So, yun, na-inspire ako sa kanila na, okay, bakit ako mag-settle for less, diba? Kung kaya ko naman na kumita pala, diba? Kung kaya nila, kaya mo rin, diba? Kaya sa mga small YouTuber na nanonood ngayon sa akin at sa mga nagbabalak pa na gumawa ng YouTube channel nila, simulan nyo na, di ba? Wala namang masama, di ba? Wala namang mawawala sa inyo. Hindi lamang kayo mababayad ng pera, di ba? Wala naman kayo ilalabas na pera dito. Kayo pa nga yung magkakaroon, di ba? So, why not? Mag-start na kayo habang maaga pa, diba? So, yun na nga, ang dami ko nang sinasabi. Hindi ko pa rin sinasabi sa inyo kung magkano ba talaga yung salary ko. So, nakita ko yung estimated salary ko nung hindi pa nagkakaltasan nung first ng March. Ano siya, nasa 200 plus. 260 something, 270, $270. So, yun. I-expect ko na syempre na bababa siya on the first. Then, yun nga, hinintay ko, tiningnan ko yung Google AdSense login ko on the first. Yun. Nagkartasa na. So, bumaba siya.
So, okay lang. Kasi, yun na nga. At least, ano, meron ka pa rin makukuha, di ba? So, sahod ko, ito na, pakita ko na sa inyo kung magkano ba talaga. Okay, so yun na nga, nakita niyo na kung magkano ba talaga yung sinahod ko. Di ba, hindi naman siya ganun kalaki. Compare sa sinasahod ko na nag-work pa ako. Pero, I'm hoping na lalaki pa siya. Di ba? Lalaki pa siya next month. Kasi buo na eh. Buo na yung March ko eh. Compare nung February ko, half lang. Nabuo na siya ng March. Sana lumaki pa siya. Ganyan. Sana malala kayo. Gusto. Pinag-isawa. Tapos, kung may time kayo, marami kayo load.